Hello guys, nandito na naman tayo. Mayroon tayong video guys. Yung may isolve tayo na problema, yung Canon 237. Eh, nagbi-blink siya guys. Tatlong blink, tapos stop. Magbi-blink na naman siya. Ang nangyari guys, pag open sa printer, ganun na agad lang lumabas, nagbi-blink na siya. Tatlong blink, tapos pabalik-balik lang siya guys, kaya tingnan natin kung anong problema, anong dahilan, bakit ganon yung printer pag open natin nagbi-blink na agad yung Canon 237 guys. Tatlong blink siya tapos stop siya tapos tatlong blink. Ngayon tingnan natin guys, ito yung sa loob guys, yung trans, yun ang printer. Ang kadalasang problema guys, minsan na-off natin na hindi na-initialize yung printer o wala sa tamang lugar yung cartridge, kaya isang dahilan guys, nagbi-blink yan guys. Pag hindi natin na-off natin agad, wala sa posisyon yung cartridge niya, yun ang isa. Kailangan pakinggan natin yung printers guys kung nag-initialize siya, kasi kung minsan wala guys, na-off natin, yun magkaroon ng problema guys, kasi ang posisyon ng cartridge bago yan pupunta sa tama niyang posisyon. Kaya yun ang dahilan guys, minsan nagkaroon ng problema yung printer natin. Lalo na Canon 237. Maano talaga yan guys, kailangan medyo kabisaduhin natin yung ano niya. Anong, kasi minsan yun nga guys, yung binuksan natin, minsan nag-stuck. Yun ang dahilan. Kasi hindi naka-initialize guys, kaya nagbi-blink siya. Kasi minsan na-off natin na hindi naka-initialize, wala sa tamang lugar. Kumbaga, hindi naka-position ng cartridge, dapat sa gilid siya. Kaya ang gagawin natin guys, reset lang. Yun o, tatlo. Tapos stop. Reset, stop. Tapos ang ginawa ko guys, yun, pinindot ko rin yung copy na color tsaka black. Para mag-initialize siya guys. Tapos ulit-ulitin lang yung guys hanggang mawala yung blink na yan. Yun lang ginawa ko sa printer na yan, kaya nasold naman natin guys, nag bandang huli nag initialize naman siya, tapos nag ano tayo dyan, deep cleaning, tapos nozzle check. Yan, nag nozzle check na tayo guys, kasi nag okay na yung printer. Yun lang ang ginawa ko, reset lang, tapos pinditin mo yung color tsaka black hanggang mabalik siya sa normal, wala na yung blink. Yan guys, yun lang ginawa ko sa printer, kasi yun talagang kadalasan sa guys, yun mga minsan hindi nag wala sa taman yung lugar yung cartridge niya sa loob guys. Kaya isa rin yan, pag open mo nag ano siya, nag error kasi wala na kaplaster yung cartridge, dapat nasa tama siya. Minsan isa din yan guys, lumampas na yung print ko. Kasi yung tiningnan ko yung print pins, umabot na smigit 2000 guys yung cartridge, pero okay pa naman, nakapag-print pa naman siya. Kaso lang yun, may mga error na rin, pero yun lang ginawa ko guys, kasi yung cartridge talaga may limit yan sa pag-print. Yung tiningnan ko yung kuan pins niya, print niya mahigit na 2000, mahigit na mag 3000 guys. Kaya yun, isa rin yan ang problema, magkaroon ng error guys. Ngayon guys, mag-print tayo sa boarding pass ko, kaya may puntahan ako guys. Yan, testing natin kung maka-print pa yan. Yan, okay na guys, nag-print na siya, wala na talaga yung error niya. Kaya yun lang naman guys ang problema sa position guys, para may makukuha kayong matutunan kayo guys.